dito sa aming Raps TV. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw na bigay sa atin. So, sana guys, tapusin niyo itong video na to. Kasi mahalaga tungkol to sa ating mga kalusugan. So, ang topic natin ngayon guys, unahin na natin to tatlo. Organic, GE, GMO. So, ano ang ibig sabihin yan guys? So, ang pinaka ano dito guys, pinag-aralan nila yung tungkol sa DNA. Ano ba yung DNA? Makikita to guys sa mga similya ng ano mo, binhi ng halaman, similya ng hayop. Yan. Kasi lahat yan may DNA. Ang DNA, bigyan lang kita guys ng flow tungkol sa DNA. Ang DNA guys ay kumbaga sa bahay yung blueprint plano, yan ang para madaling maintindihan kung ano nga yung DNA. So yan, so unahin na natin tong organic. Ang organic guys, ang ibig sabihin ng organic, ang halaman at hayop nabubuhay na walang mga kimikal na ginagamit. Katulad ng manok, nabubuhay sa bundok, ang kinakain, insekto, palay, hindi kumain ng mga pigs. Ayan. Sa madaling salita, walang halong kimikal. Yan ang organic. So, dito naman tayo sa pangalawa. Guys, yung pangalawa, yung GE. Genetic Engineer. So, ang ginawa nila guys sa mga laboratory nila, pinaghalo nila yung dalawang DNA o gene. Pinagsama nila. So, ang tawag dyan, crossbreed. So, ngayon, nagawa na nila. Ang nangyari ngayon, guys, base sa pag-aaral, yung nakaproduce na sila ng galing sa eksperimento nila na pinaghalo nila yung dalawang gene. Ang kinalabasan, halimbawa yung Liger guys, pinaghalo nila ang gene ng leon at saka yung Liger, pinaghalo nila kaya nga lumabas yung Liger eh. Galing yan sa dalawang gene ng yun, galing yan sa dalawang yun na sinabi ko. So lumabas ngayon ang Liger. So base sa pag-aaral nila, lumalabas na maikli lang ang buhay ng Liger kumpara sa leon o sa tiger na natural na lumaki. So, at saka yung hitsura nila, pakita ko yung video niya para maintindihan niya. At dito naman tayo sa GMO. Ang GMO guys, ginawa nila to sa mga gulay, prutas, halaman, mais, saging. Yan guys. Kasi nung 20 centuries na wala pa yung mga modified na ginawa ng mga scientist, ang ani nila ay pupunti. So nga, ang ginawa nilang mga scientist,
pinakialaman nila yung gin na ano ba, saging, pinakialaman nila. So ngayon, ang kinalabasan, malalaki na ang bunga ng saging. Yun ang kinalabasan doon sa minidify nila yung yun ang GMO. So ang nangyari, maraming ang ani. Kaso nga guys, may ano rin kasi dyan, yung side effect dyan. Kasi simula na nagkaroon ng ganyang mga minakulit nila yung gene, yung DNA sa mga halaman, sa mga hayop, ganun guys. Lumalabas na sa ngayon, tingnan mo naman ngayon ang mga tao, maikli na yung buhay dahil nga sa mga kinakain na hindi dumaan sa natural na nature. Yan. Halimbawa dyan, yung minodify nila yung palay. Dati, ang palay, bago ka makakain ng palay, abuti na mga 6 months. Ngayon, 3 months, ay ano ka na, palay. At saka dumami yung ani. So, ang may papayo ko dito guys sa video na to, kung may tira kayo, piliin na ninyo yung mga organic na product. Yung lumaki ng halaman na yan na hindi gumagamit ng mga fertilizer kung anumang mga chemical na dumaan dyan sa paglaki na yan. Yan ang pinakadabis na gawin natin, yung organic product. Isa pa guys, yung mga para iwas sa mga chemical, lalo na ngayon, piliin nyo yung mga ano guys, yung magandang yun na walang masyadong chemical, na hindi pa masyadong modified, yung mga isda na mga huli sa mga malalim na ano, na malalim na dagat, yung mga tuna yan, the fish yan, makonsider rin natin na organic yan. So sana sa video na to may natutunan kayo, at God bless. Ingat. Bye-bye.